Ang gagawin, paano kung balik sa dati? Undo. Pero wag mo na yun, kasi may itadayin mo ako ibang command. Okay. Ang gagawin natin, kailangan matapyas tong sobra, di ba? Kailangan matanggal yung sobra para bumalik sa dati. O anong gagawin? Para matanggal yung sobra. You can trim, tapos you can divide, tapos delete. Okay? Gawin nyo. Bahala kayo kung anong gagawin yung method. Basta etong line na to, matanggal yung sobra. Bahala kayo kung ititrim nyo, bahala kayo kung divide or delete. Tinuro ko yung kanina. Mali yung selection. Mali yung line. Ayun that. Dapat yung isa. Ito. Ako sa kamay trim. Kamay trim. Awesome. Okay? Everything is awesome. Bahala kayo kung trim or divide, ha? It's up to you. Saan kayo mas makapadali? Okay. Sir, mo makikirapan na ito. Stop ko na. Ako. Ah. Sunod. Sunod. Okay. Kung na-trim nyo na yung excess, ang mangyayari mo, wala na yung excess, di ba? Okay? Kung wala niyan, ano nang gagawin naman natin dito? Kailangan magsama naman silang dalawa. Okay? So paano natin gagawin yun? Napag-join natin yung dalawa. Okay. You select the two slabs, yung dalawang nahati kanina. You select the two slabs, then go to edit. Then, merge. Okay? Merge. Mesh, wala yung merge. Kung yung mesh, i-divide. Yung merge, pagdidikitin, pagsasamahin. Bakit yung gilid na okay? Or ganun siya talaga. Next! Okay! Makakompleto na yung framing. So nakompleto na natin yung framing. Okay? Uy, umupo ka na. Open, go na. Ano? Hindi pa 15 minutes eh. Meron na. Shit. Okay. So lahat pa, nakompleto niya na yung frame? Puro 3 minutes pa lang. A rolling camera. Lana, bababa na siya. Hindi ko pa rin nalagyan ng ng kolo. Nag-draw runtime. Ano?
problema yung laptop. Mag-run time yun. Laptop yun. Kaya pa mag-roll. Tool. Mag-run time error, hindi kaya ng laptop yung e-tabs. Yo, bili na. Okay. Kaya nga, di ba, umumpisa yung nanak ko ba dito yung maliliit yung laptop? Kadalasan kasi yung mga maliliit na laptop nagka-crash yun. Kasi hindi kaya. So, alcohol. Pingi. Depende. Alcohol. Kaya. Okay. Alcohol? Video oh. Ang nangyari? Kapakita mo lang yung pag-alit. Blur. Ito yan. Tapos na ba, sir? Sir? Tapos na ba? Ha? Di ba? Hoy, sinabi ko akong bituin. Di magingay. Eh dyan, yung ulang, sa dulo. Tapos na? Oh, let's see, mga thesis. Okay. Now, to complete the geometry, may isang katangit-tanging ulang dyan. Okay? Para makompleto yung geometry. Ito yun. Na-release. Okay? Ngayon, basta, di ba nagkaroon tayo ng releases? Di ba? Tama? Okay, nagkaroon tayo ng release. Ano ba ginagawa sa release? Okay. Pagdating sa e-tabs kasi, if you have drawn your beams, by default, by standard, yung support condition at the start point and the end point of the beam is always restrained. Okay? Pag nag-drawing ka ng biga, restrained lagi yung supports niya. Okay. Pag restrained yung supports, ano-ano yung mga reactions? Shot flow. Meron kang moment. Meron kang shear. Meron kang action. Tatlo lagi. Tatlo per support. Okay? So now, pakiselect yung 2B8. Eto. Pakiselect yung 2B8. Select 2B8. Select 2B8. 2B8. Yan. 2B8. Yung muna. 2B8. Okay? You select the 2B8, tapos go to assign. Go to assign, then frame or line. Select frame or line, then frame releases or partial fixity. Now, so may lalabas sa ganyang box. Okay. Then afterwards, may nakalagay axial load, then dalawang shear force, then dalawang torsion, then dalawang moment. Ano-ano itong mga to? Eto ngayon, yung mga reactions ninyo at the start point and end point of the beam. Ulitin ko. Etong mga to are the reactions at the start point and the end point of the beam. Okay? Now, kumisan kasi pagdating sa e-tabs, okay, or sa analysis ng beams, kailangan gawin ninyong simply supported or hinge yung isang biga. Okay, mamaya ako i-explain kung bakit. Kapag ginawa nyo yung hinge-hinge yan, ano ang kailangan mawala dito sa restraint? Kailangan mawala ito, di ba? Para maging ganito. Okay? So ngayon, anong i-check ko dito? Ang kailangan ko i-check is the moment. Kapag naka-check yon, you are eliminating the reactions of the supports. Okay? Therefore, yung moment 2-2 and moment 2-3. Okay? And the end point, start tsaka end. Then, you also select the torsion. Pagdating sa torsion, kahit saan. Okay? Either of the two. Kasi, pag sinelect mo yung start, dyan yan, kung select mo yung end, nangyari lumilipat lang. Either of the two. Okay? Ngayon, just press OK. So, pag nagkaroon ng dalawang dots, ibig sabihin yan, that beam is released in the supports. Okay? Now, bakit tayo nagre-release? Kanina, ang tinanggal natin dito sa support, itong 2B8 is the fixed end moment. Ito. Okay? Bakit tayo nagtatanggal ng ganun? Why are we removing the fixed end moment?
Okay. Take notice doon sa support nila. Sino sumusuporta sa 2BA? Sinong bumubuhat sa 2BA? 2B1. 2B2. 2B2. Okay. Kung papansin ninyo, pareha silang beams. Okay. Kaya tayo nagtatanggal ng peaks and moment is because for the 2B1 and the 2B2, sa kaso nila, they cannot resist a moment doing like this. Anong mangyayari sa biga na to? Magiging under ano siya? Under torsion. Kapag naging under torsion yung isang beam, tendencies are, kailangan lumapad siya para umasa. Then, pag lumapad, madadagdagan din yung shear reinforcing niya. Okay? Ibig sabihin, in other words, magmamahal niya yung design. Okay? Isa pang dahilan is this. Yung biga kasi, ulitin ko, di kayo nag-handle this type of moment. Ang kaya nilang i-handle ng moment is pag-anun. Okay? Pero pag pa-ganyan, hindi. Ngayon, ang isa pang reason is this. Para mabawasan yung rigidity ng structure ninyo. Ano ibig sabihin ng rigidity? Stiffness. Ano ibig sabihin ng rigidity? Yung stiffness. Okay? Yung stiffness ng structure para mabawasan. Ayaw nyo kasi ng sobrang rigid na structure because the rigid structure attract more earthquake force. Okay? Kasi pag masyadong rigid yung structure, yung capacity niya to absorb energy, mas bumababa din. Okay? Kaya ngayon, para mabawasan yung rigidity ng structure ninyo, kailangan mag-apply tayo ng releases. Okay? Ano ba yung nire-release? Una-una, yung support and na kung saan nakaangkas sa biga. Kung papansin ninyo, itong 2B8, parehas ng ends niya, nakaangkas sa biga. Okay, by that definition, sino pa ngayon dito sa mga beams na yung kailangan i-release? Yung 2B3. Kailangan ba? Okay, so therefore, you select 2B3. Then apply the necessary release. Okay, go to assign, tapos frame or line. Tapos partial releases or partial fixing. Oh, dapat pala naka similar story. Sorry, nakalimutan ko. Kasi sa lahat ng ano yun. Ulitin nyo na lang. Okay, ano pang beam yung kailangan i-release? Yung 2B5, kailangan ba may release siya? Hindi. Ulitin mo, ha? Kailangan naka-similar story siya kasi lahat dapat naka-release na yun. Okay, gawin nyo na lang, ulitin nyo na lang ulit. Exercise din yan. Ang gawin ninyo, ganito. Uy. Ulitin nyo na lang. Select nyo yung biga na to para makakredit dun sa iba. Select nyo yung biga na yan. Tapos select nyo yung biga na to. Tapos go to assign again. Go to assign again. Then frame line. Tapos ulitin nyo. Frame releases or partial fixity. Then okay. Magkakaroon nyo ng release. Hindi lang pinapakita kasi nasa taas doon. Ang gagawin nyo lang, ulitin nyo lang. Sa 3D. Mga similar stories. Okay, the next. Sa framing na to, sino pang kailangan release? Yung 2B5, kailangan ba may release? Yung 2B5? No. Yes or no? No. 2B5? Nasa ground. Yes, kasi supported siya ng isa pang beam, which is a cantilever beam. So therefore, you apply the necessary releases. Select the beam, then go to assign, then frame line, then frame releases or partial fixity, then okay. Afterwards, meron pa ba dito sa framing plan na kailangan magkaroon pa ng release? Meron pa ba?
Wala. Wala na. Yung cantilever, meron ba? Wala, ito yung cantilever mo. Okay. Kung mapapansin nyo dun sa release, merong start tsaka end, di ba? Okay. This is the start point and this is the end point of the beam. Okay. If you would take a look at 2CB1, asan dyan ang start point tsaka end point? A or B? Asan ang start? A. A. Paano nyo nalaman? Vertical. So alam nyo na yung importance ng convention. Kasi kung iba yung convention ninyo, iba yung start point ninyo. Kaya may sinusunod tayong direction, di ba? Sabi ko, pag vertical, dapat from down to up. Tapos pag horizontal, left to right. Okay? Yung silbi nun is para madali mong malaman kung nasan yung start point and end point. Okay? Yun yung silbi niya. Now, for the 2CB1, okay? Sino dyan na may kailangang release? B or A? B. Or the start point or the end point? Sino nagsabing end? Sino nagsabing start? Okay. Wala. Wala kailangang release. Okay, bakit? Kasi nakadok yung end point B. Okay, yung end point B, nakaangka siya sa column. Okay? Eh yung column, capable sila mag-resist ng kahit na anong moment. Okay? Kaya pag nakakapit sa column, hindi nyo siya i-release. Pangalawa, pagdating dito sa start point naman, start point ng 2CB1, okay? Ang pinag-uusapan natin is the point na sinusuportahan ng biga. Okay, since cantilever siya, asan ang support niya? Asan ang suporta niya? Di ba nasa column? Ito, free end. Therefore, sinusuporta mo yung free end? May support ka ba doon? Wala. Therefore, hindi siya i-release. Ang usapan ng release is a point, okay, resting on another beam. Sinusuportaan siya. Eh, cantilever nga siya, di ba? Ito, free end. There's no support. Okay? In fact, siya ngayon nagsusupport, di ba? Anong sinusuportaan niyang biga? UB5. Okay? Kaya hindi siya kailangang i-release. Now, may mga exemptions pa pagdating sa release. Isa ganito. Kumari, may series of beams ka. Tapos, isa kang beam pa ganito. This is 2B6. This is 2B6. Okay? Then this is 2B7. This is 2B8. And this is 2B9. Okay. For the 2B6, discontinue siya sa end na to, discontinue siya sa end na to. Okay? Hindi nyo kailangan mag-release pag dating sa continuous end. Kahit na bin pa yung sumusuporta sa kanya. Pansin nyo dito sa 2B6, continuous end to. Hindi nyo kailangan mag-release dyan. There's no release sa continuous end. Okay? Now, if you take a look at 2B6, itong pababa, nasa baba na to. Kung bawal mag-release dyan, anong point ang kailangan may release nyo pag inassignan ko ng release? Start or end point? Dapat yung start point. And 2B6 dito sa taas, start point or end point? End point naman. Okay, yun naman yung checkan nyo ngayon. Okay. Isang exemption yan. Okay, may isa pang case. If this is a column, then ito pa yung isang beam. Kunwari, this is 2B10. Tapos this is 2B11. Okay. At start support. At start support or start point of 2B10, sino supposuporta sa kanya? Column. Okay, sa end point. Yung 2B11. Sino ngayon ang may release? Start or end? Dapat yung end point. Kasi etong end point, sinusuportahan siya ng isa pang biga. Okay? Ngayon, yan lang yung mga exemptions pagdating sa release. Okay.
na isa pang nire-release. That is The Planted Column. Okay. Now, doon sa 3D view, you can select easily The Planted Column. Okay? So you go to the 3D view, then you select The Planted Column. Okay. May isa pa. Planted lang. Okay. If you have selected the two planted column, ang kailangang i-release dyan is the point of support. Okay, asan ba yung point of support ng planted column? Nasa start end ba? Or nasa, ay nasa start point ba? Or nasa end point? Nasa start point. Di ba ito yung support niya? This is the point of support of your column. So therefore, sa start siya, re-release. So upon selecting, go to assign, then frame line, tapos frame releases or partial, fixity, then you select the start point only. Lahat ng nasa end point, i-uncheck ninyo. Pero yung torsion, ilipat nyo kagad sa start. Okay? Yung torsion, ilipat nyo sa start. Then, okay. So yun, lalabas na yung Thomas. Releases. Tapos na. Last name. Okay? So that's how you finish the geometry.